We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Nasa mahigit 100 individual ang isinugod sa ospital sa Esperanza Agusan del Sur kagabi. Ito'y matapos na makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi ang mga ito. Ayon kay Dr. Jackie Monville, ang Provincial Health Officer ng Agusan del Sur, ang mga apektado ay mula sa Barangay Tandangsora sa bayan ng Esperanza at karamihan sa kanila ay dinala sa Esperanza Medicare Community Hospital. Nagsimulang magsidatingan sa naturang ospital ang mga apektado pasado alas 6 kagabi. Sa huling tala ay nasa 105 na individual na ang isinugod sa ospital. Sa ngayon ay patuloy ang pagbibigay ng lunas at pagsasagawa ng profiling ng PHO sa mga pasyente, kabilang din ang posibleng iba pang apektadong individual na isinugod sa iba pang ospital sa lalawigan. Inaalim pa din ang sanhi ng pagdudumi, pagsusuka at pananakit ng tiyan ng mga pasyente. Pasintabi lang mga kapuso, sensitibo ang susunod na balita na inyong matutunghayan. Kumalat online ang isang sex video ng dalawang empleyado ng lokal na pamahalaan sa Zamboanga City. Di umano, ginawa ito upang maregular sa trabaho ang biktima. Zamboanga City LGU, iimbestigahan ang nasabing issue na maituturing na sexual harassment. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Usap-usapan ngayon sa Zamboanga City ang sex video scandal ng dalawang empleyado ng City Hall na kumalat online. Napag-alaman na isang paraan umano ito para mas mabilis na ma-regular umano sa trabaho ang isang job order employee, lalong-lalo na kung ang sexual offender umano ay may katungkulan sa LGU. Kaya binuo ng Zamboanga City LGU ang Committee on Decorum and Investigation sa ilalim ng Executive Order JD 2023-006 para tutukan ang investigasyon ng nasabing sexual harassment sa City Hall na suportado ng konseho. I would also like to appeal to the public to stop sharing the post. It is not only traumatic to the victim, it is also traumatic to the family as well as the community. Iminungkahi rin ang pagbuo ng isa pang parallel investigation upang mas mapagtibay ang resulta ng investigasyon. We would also pass a second resolution later on requesting the National Bureau of Investigation to conduct a parallel impartial investigation into the issue. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng nasabing sexual offender. Wala pa raw natatanggap na formal complaint ang Zamboanga City LGU mula sa biktima ng nasabing video o kung meron pang ibang biktima maliban dito. Kung mapatutunayan, posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 7877 o the Sexual Harassment Act of 1995 ang nasabing sexual offender at posibleng matanggal sa serbisyo. There is no basis yet for the suspension unless and until we receive the complaint. Because as of now, we really do not know the actual person or the actual respondent. We are calling on and encouraging other victims, kung mayroon pa mga biktima ng sexual harassment, to please approach any member of the committee and file a complaint. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang babae na iniligtas ang kanyang aso sugatan matapos mahagip ng tren sa Naga City, Camarines Sur, PNR, may inihahanda na raw na housing program para sa mga residente na nakatira sa tabi ng rilis ng tren para maiwasan na ang mga aksidente. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia.
Sugatan ang babaeng ito matapos mahagip ng tren sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, Camarines, sur umaga ng Pebrero 19. Ayon sa mga otoridad, sinubukan ng 30 anyos na babae na iligtas ang kanyang alagang aso nang tumawid ito sa rilis ng tren. Nailigtas nito ang aso pero nahagip naman ang babae ng dumaang tren at sa lakas ng impact tumilapon ang biktima at tumama sa kanyang ina na nagkataong nandoon sa lugar. Si save niya na magbalyo sa magbalyo duman itong sa iyang ido, so nahagop siya, ano? So by the way, side swipe lang naman si kusog kang dalagan kang train ini, kung nahagop siya, naglitong siya. Paglitong niya, tuminama siya duman sa ina niya, natamaan niya. Maswerte namang minor injuries lamang tinamuan ng mag-ina na agad itinakbo sa ospital. Pag itong biktima duman sa ospital sa BMC, so nagduman naman ang management ng PNR. Matabang magayod sinda, mataumang sinda ng asistensya duman sa mga nakuha na injured itong mga biktima. Ayon sa PNR, mayroon na itong inihandang housing programs katuwang iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga residente na ninirahan malapit sa mga rilis ng tren. Nagpaalala rin ito sa publiko na lagi mag-ingat at iwasan ng bigla ang paglapit o pagtawid sa rilis, lalo na kung paparating na ang tren para maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Mas magiging mahigpit din daw ang PNR sa security protocols, lalo na kung magsimula na ang South Long Haul Project o ang biyahe ng tren mula Metro Manila hanggang Bicol Region. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 6 na sundalo at 3 miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group sa nangyaring inkwentro sa Munay, Lanao del Norte. Nagresulta sa madugong sagupaan ang isinagawang military operation ng 44th Infantry Battalion laban sa mga miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group sa Barangay Ramain sa bayan ng Munay, Lanao del Norte araw ng Linggo. Ayon sa 1st Infantry Tabak Division, hindi bababa sa 15 miyembro ng Mauti Group ang nakabakbakan ng tropa ng gobyerno. Samantala, 6 naman ang nasawi sa hanay ng kasundaluhan at 14 ang sugatan sa nangyaring bakbakan. 3 naman ang kumpirmadong namatay na miyembro ng teroristang grupo. Na-recover naman ng kasundaluhan ang 3 high-powered firearms. Nagpapatuloy naman ang kanilang hot pursuit operation sa mga miyembro ng rebelding grupo. Samantala, kakulangan sa supply ng tubig nararanasan sa ilang bulubunduking barangay sa Talisay City, Cebu. Mga residente nagpupuyat para makapag-imbak ng tubig. Narito ang report ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Simula Disyembre 2023, ramdaman ng mga residente sa Barangay Tapul, Maghaway, Linaw at Manipis ang epekto ng mainit na panahon. Ayon kay Vivilinda Canay na taga Barangay Tapul, masinop ang paggamit nila sa tubig mula sa kusina hanggang sa gamit sa paglalaba at sa kanilang mga palikuran. Dagdag ni Dakanay na sa 24 na pamilya sa Purokdos ang nagsasalitan sa pag-iimbak ng tubig simula alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga kinabukasan. Kuwang gid kay ang 30 minutos rabi among agas diri nya. Labhan pa namo ligo nya plus na pay CR. So among tipiro namong tubig para makabot sa sunod agas namo. Pusa ni siya ma'am sa tubon among gipadagan parungari para nami tubig. Ipinatutupad ang water rationing sa barangay simula noong nakaraang buwan. Ayon sa barangay kapitan, naghahanap sila ng alternatibong mapagkuhanan ng tubig habang nag-aantay ng rasyon mula sa Talisay City LGU. Taon-taon na yun may diriway agas o niya. Magsalig na lang yun may sa bumbiro nga mo deliver diri sa Talisay. Saan itungod yun sa effect sa El Nino? Murag maog yun. Kaya wala naman yun. Dili naman yun kaagas ang MC. Makikita sa mga apektadong barangay ang mga nakahilirang water drums, timba at iba pang lagayan ng tubig na inihahanda para sa water rationing. Sa Barangay Tapul, nailatag na ng lokal na pamahalaan ang isang water bladder na pwedeng mapaglagyan ng 10,000 liters na tubig. Ayon sa Talisay City DRRMO, ngayong Linggo, nakatakdang magiging operational ang water bladder. Dahil sa problema ng supply ng tubig, bumili na rin ng isang water tanker ang Talisay City LGU para magamit sa pagrarasyon ng tubig sa mga apektadong barangay. We've been coordinating with MCWD always. Daghan ang problema na napaabot sa MCWD kay wagi tubig na ilahang nakuha sa surface water nila diya sa Laklupan. Salat man sa supply ng tubig, napapakinabangan naman ng mga residente ang maraming bunga ng niyog sa kanilang barangay sa pagpawi ng kanilang matinding uhaw. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok,
Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi naabot ang target water elevation ng Pantabangan Dam para sa dry cropping season ngayong 2024 dahil sa epekto ng El Nino. Kaya ilang taniman sa gitnang Luzon apektado ng limitadong supply ng patubig. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang Pantabangan Dam ang pangunahing pinanggagalingan ng patubig sa 24 na bayan sa Nueva Ecija, mga lalawigan ng Taylac, Bulacan at Pampanga, kaya malaking dagok sa mga magsasaka gaya ni Mang Raul ang pagbaba ng level ng tubig sa dam dahil sa El Nino. Ang dapat sanang 150 kaban ng palay na aanihin, kalahati lang ang nagbunga dahil kapos sa patubig. Eh, sana magkaroon ng maraming tubig o kaya irrigated ganun para maraming aanihin. Kasi kapag kunti ang tubig, kunti rin ang anay. Aminado ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Irrigation Project na hindi naabot ng Pantabangan Dam ang target water elevation para sa dry cropping season. Mula 201.68 meters above sea level noong December 1, 2023, bumaba ito sa 188.64 meters above sea level ngayong araw. Sa gitna ng nararanasang El Nino at pagbaba ng water elevation ng Pantabangan Dam dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, aabot sa 7,000 ektaryang sakahan ang apektado. Sa monitoring ng National Irrigation Administration, nasa dulong bahagi ang mga sakahang ito, kaya hindi na naaabot ng patubig. So our vulnerable area or the affected area is 50,550. Pero out of that 50,000, 7,000 na lang ang hindi pa namin napapatubigan. Which is yun na yung fix kasi tapos na yung irrigation namin. We are on the process of, may harvest na nga kami ngayon. Sa tala ng NIA, nasa 6,678 hectares ang mga natutuyong taniman sa Nueva Ecija, 914 hectares sa Taylac, habang 99 hectares sa Bulacan. Pero paglilinaw ng NIA, mababang porsyento lamang yan dahil sa mga ginagawang intervention. Rotational basis is you start from the upstream, then midstream, then downstream. Pero ito, kailangan binabantayan ito. So our field workers, 24/7 po sila, okay? 24/7 po silang nandyan sa field para bantayan ang opening and closing. Hanggang April 30 itutuloy nila ang pagpapatubig sa mga nasasakupang sakahan habang malayo pa raw sa critical level ang antas ng tubig sa dam. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang bagong silang na sanggol ang hinahanap ngayon ng mga magulang nito matapos tangayin ng hindi pa nakikilalang babae sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Sara, nananawagan ngayon ang magulang ng isang 2 linggo na gulang pa lang na sanggol na isauli na ang kanilang anak matapos itong tangayin ng hindi pa nakikilalang babae sa Davao City. Magtatatlong araw nang nawawala ang 2 linggo pa lang na gulang na lalaking sanggol na ito matapos umanong tangayin ng hindi pa nakikilalang babae sa isang parke sa San Pedro Street, Davao City, Sabado ng tanghali. Ayon sa ama ng sanggol, kagagaling lang sa ospital ng kanyang mag-ina matapos kumuha ng resulta ng newborn screening nang bumaba ang mga ito sa San Pedro at CM Recto Streets. Isang babae raw ang lumapit at kumausap sa ina habang karga nito ang kanyang sanggol hanggang sa nakarating sila sa parke sa harap ng Sangguniang Panlunsod Building. Nais daw ng babae na kargahin ang sanggol dahil naaawa daw siya kasi mainit ang panahon kaya ipinakarga naman ito ng ina sa babae. Gusto daw siya makugo sa bata, kay katuro daw siya makuhan ka ng murag naluoy siya baka init daw, pakugos daw niya, mag-jamming siya bang pagtabok na dito. Namalit man ang
mineral akong asawa. Pag kuan niya, pag lingi daw niya, nawala naman itong babae daw. Mauto nga, pwede niyang syagit. Doon na nag-report sa San Pedro Police Station ang ina ng sanggol nang hindi na nito makita ang kanyang sanggol at ang babaeng kumarga dito. Dili sila kaila sir, no? Bali first time to nila nga nag-met. Napag-alaman na may medical condition ang sanggol kaya kailangan itong makapag-breastfeed sa ina. Panawagan naman ng ama ng sanggol. Basig na mo yung mga katingalahan nga dili niya anak. Unta, iuli unta niya nga. Maluoy yung taksiya nga iuli ito niyang mga anak. Kasalukuyang sinusuri ng San Pedro Police Station ang lahat ng CCTV camera sa lugar kung saan huli nakita ang mag-ina at ang babaeng tumangay sa sanggol. CCTV sa palibot para ma-establish ko na ito ang mga puwetabo. Sa mga may impormasyon, sa kinaroroonan ngayon ng babaeng tumangay sa sanggol, maaaring lumapit sa pinakamalapit na police station. Sara, sa ngayon ay napapatuloy ang investigasyon at paghahanap ng San Pedro Police Station sa babaeng tumangay sa sanggol. Sara. Okay, maraming salamat, Argyle Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Isa ang patay habang dalawang katao naman ang sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Batangas, Iloilo at Abra. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa tinatayang 5 metrong lalim na bangin na ito, bumulusok pababa ang cement mixer na yan matapos umanong mawala ng preno mula sa itaas na bahagi ng kalsadang ito, sakop ng barangay Balanga, Ibaan, Batangas. Sugatan ang driver nito na kaagad dinala sa paggamutan. Kargado pa naman ang semento ang mixer truck na gagamitin sa ginagawang tulay sa lugar. Nagulat na lang ang mga trabahador sa lugar nang may narinig silang humihingi ng saklolo. Kasamahan na pala nila ang nadisgrasya. Narinig ako. Okay. Binunuto nila doon sa baba. Walang kasamang pahinante ang truck driver. Damay ang dalawang motorsiklo na nakatigil lang noon sa gilid ng kalsada. Buti na lang at walang sakay na rider ang motorsiklo na nooy na mimingwit ng isda sa ilog. Sasagutin daw ng company yung dalawang motor na nasira. Nagkausap na naman yung may-ari ng motor at saka yung kanilang representative. Samantala, nasawi ang isang rider matapos magtamo ng malubang sugat sa mukha ng aksidenteng sumalpok sa poste ang minamaneho nitong motorsiklo sa barangay Kabugaw Sur, Pavia, Iloilo. Sa investigasyon, mabilis ang patakbo sa motorsiklo ng biktimang si alias Chris, 28 anyos, basag ang suot nitong helmet. Mula ito sa bayan ng Santa Barbara at patungo sana sa Iloilo City nang mangyari ang aksidente. Ayon sa pulisya, may ilang residente na nakapagsabi ng madalas na may nangyayaring drug race sa lugar. Iniimbestigahan pa kung kabilang sa nasabing aktibidad ang biktima. Kita sa CCTV ng barangay Zone 3 ang motorsiklong ito nang biglang sumemplang sa gitna ng kalsada mag-alas 8 ng umaga nitong Sabado. Agad na tumayo ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na walang mga suot na helmet. Ayon sa alert team ng Bangged Police Station, nabulaga raw sila sa checkpoint ng mga pulis sa lugar. Sinubukan daw nilang lumiko kaya nawala ng kontrol sa manibela. Nagtamo ng galo sa paa ang 19 anyos sa driver ng motorsiklo, habang ligtas naman ang 22 anyos ang angkas nito. Inisyuhan sila ng citation ticket dahil sa paglabag sa riding in tandem ordinance ng Bangged, reckless driving at napag-alaman ding walang lisensya ang driver. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang helper sa isang meat shop matapos pagtatagain ng kanyang katrabaho sa Lipas City, Batangas. Ang insidente sa pool sa CCTV. Naka-alerto si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sakuha ng CCTV footage na ito mula sa isang establishmento sa Barangay 4, Lipas City, makikita ang isang lalaking tila may hawak sa isang kamay at may kausap na maya-maya pa ay hinila na ito. Ilang segundo pa, makikita rin ang isang lalaking nakapula at may daladalang bag habang may isa pang lalaking naka-t-shirt na itim na nasa ibaba ng hagdan na tila pinaaalis umano ng lalaking ng hila. At nang makalis na ang dalawa, bigla na lang tinaga ng lalaki ang 22 anyos na biktima. Nakatakbo patungo
patungong banyo ang biktima, ngunit dito na siya na corner ng suspect at patuloy na pinagtataga. Ilang minuto pa ang nakalipas, makikita ang pag-akyat ng lalaking nakaitim at may kinuha. Habang lumabas naman ang lalaking na naga sa banyo na tila walang nangyari. Bumaba bahagya sa hagdan ang lalaking na naga at bababa na sana ang lalaking nakaitim nang biglang bumalik at sumilip sa banyo kasunod ng suspect. Pagkatapos ay umalis ang nakaitim na lalaki habang naiwan pa ang suspect. Sa imbestigasyon ng pulisya, magkakatrabaho sa isang meat shop ang mga lalaking nakuhana ng CCTV camera na nag-inuman pa umano bago ang insidente. Magkakasama rin umanong umalis sa lugar ang suspect at ang dalawa pang lalaki pagkatapos ng krimen. Hindi pa namin sigurado kung ano yung possible na naging motive ng suspect. Kasi according ko dun sa boss ng mga empleyado is maayos naman daw po yung relasyon nila. So wala din po silang maisip na dahilan kung bakit nagawa po ito ng suspect. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation sa kinaroroonan ng suspect at dalawa pang lalaki. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang employer ng mga sangkot sa insidente habang sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima. Samantala, patay din ang 57-anyos na welder sa Calacas City, Batangas na maliligo lang sana sa makeshift na banyo sa pinagtatrabahuhang crusher site matapos makuryente ng maapakan umano ang isang bakal na konektado sa live wire ng welding machine. Accidentally, yung saan nakakabit yung wire ng ground ng ating welding machine is natapakan niya. Ayon sa pulisya, nadala pa umano sa ospital ang biktima ngunit idiniklarang dead on arrival ng doktor. Naiuwi na rin daw ang labi nito sa kanilang tahanan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Arestado ang 5 katao sa Bacolod City dahil umano sa pagnanakaw ng copper cable na nagkakahalaga ng mahigit 750,000 pesos. Sa kulungan ang bagsak ng 5 katao matapos mahuli sa akto ng roving team ng Police Station 7 na nagnanakaw ng copper cable sa poste sa Handumanan Access Road sa Bacolod City. Nagpakilala pa bilang mga lineman ng telco ang mga suspect na sina alias Freddy, alias John, alias Ruel, alias Bredo at alias Brian na may suot pang reflective jacket, may dalang traffic cones at nakasakay pa sa dump truck. Umabot sa 750,000 pesos na halaga ng kable ang nakuha ng mga suspect na nakakulong na ngayon sa Police Station 7. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuhanan ng pahayag ang mga suspect, ngunit tumanggi ang mga ito na magpa-interview. Sitwasyon ng baldagit yung well-financed and well-planned ang ila operation. I think, sino man di makabalog na may pulawon sila nga muna nakuha kasi dali din magamit sila sang truck kaga iba't pang mga gamit. Samantala, mga Kapuso Star nagbigay ng saya sa Dapil Festival 2024 sa Banged, Abra. Shining Inheritance star Kylene Alcantara sinalubong ng banner at bulaklak ng fans. Narito ang report ni Gab Daluna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inabangan ng mga Brenya ng Kapuso Fiesta na bahagi ng Banged Dapil Festival 2024. Nagliwanag ang gabi sa fireworks display. Pero mas naging makulay sa mga kwela at makulit na mga hirit ni Jason Gainza na nagsilbing host. Nakipagsabayan din ang mga Brenyan sa pag-games. At syempre, sa hatawan sa TikTok challenge. Nag-init naman ang gabi sa sexy dance moves ni Roxy Smith. Sinundan niya ng nakakakilig na performance ni Paul Salas at Michael Sager. Hiyawan at hindi naman magkandamayo ang fans nang lumabas sa entablado si Shining Inheritance lead star Kylene Alcantara. Hindi rin nagpahuli ang Kylie Natics fans na may talang banner at pabulaklak sa aktres. Punong-puno ng hiyawan, kilig at paghanga ang fans dahil sa once-in-a-lifetime opportunity na makita sa personal ang kanilang mga iniidolo.
Super excited po kami dahil finally mamimit na po namin yung mga paborito namin mga artista from GMA Network. Sobrang excited po tsaka sobrang saya po. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab de Luna nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 1,000 sasakyan sa impounding area sa Mandaue City, Cebu ang nakatakdang i-dispose. Mga may-ari na natura mga sasakyan pinapayuhang makipag-ugnayan sa traffic management. Ang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ito ang mga sasakyang nakatenga sa ground floor sa lumang palengke na ginawang impounding area sa Mandaue City sa Cebu. Pinagplanuhan na ng LGU ang pagsubasta sa mga naka-impound na sasakyan kung saan karamihan ay mga motorsiklo. We're closely coordinating with LTO. Dako magog posibilidad nga kining mga tawhana na limot na lang tingali ni or wala nagpakabana tungod tingali sa kanang nagadako mo ng storage fee. Plano ng Mandaue City LGU na muling maglunsad ng amnesty program ngayong taon para mainganyo ang mga may-ari na kunin na ang kanilang sasakyan. Ayon sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue o team na hindi nila basta-basta na mapapasubasta ang mga impounded na sasakyan dahil sa issue ng ownership. Ang ato lang ni region is wala na to na prepare tingali nga doon na panay ni mga legal issues such as kanang ang ganang ownership. Kay technically, you cannot dispose something which is not yours. May mga sasakyan na na-impound ng mahigit 10 taon na. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.